13 menor de edad ang nasagip sa Cavite mula sa Dimanoy Pambubugaw Online. Pinakabata sa kanilang isang sanggol na 2 buwang gulang pa lang at ibinubugaw daw ng kanyang mismong ina. Ayon sa U.S. Department of Homeland Security, isang Pilipinas sa mga nangungunang bansa sa child cyber sex industry. May report si Marisol Abdurrahman. Matapos magkasundo sa lugar at presyo, sinalakay ng mga tauhan ng NBI Anti-Human Trafficking Division ang resort na ito sa Dasmariñas, Cavite. Bunsod ng impormasyong may mga menor de edad na ibinubugaw sa mga dayuhan. Arestado sa entrapment operation ang magkapatid na nasa likod umano ng cyber trafficking. Ang isa sa mga nasagip, 2 buwang gulang pa lang, na kinakalakal din daw ng kanyang sariling ina. Yung ibang client gusto nila na nakikita lang yung mga private parts ng bata. Todot ang ginaman ang mga suspect. Magsiswimming lang talaga kami. Kung gagawa kami lang karumaldumal dun, ba't pati yung baby dadaling ko pa? Yung foreigner na yon si Josimon. Ngayon, tapos ang sabi niya, shopping niya, tapos magsiswimming daw. Kaya lahat ng anak namin, dinala namin. Nasagip din ang 12 pang biktima, edad 4 hanggang 18. Ang isa sa mga biktima na ngayon 18 anyos na, 15 taong gulang pa lang daw nung unang masangkot sa cyber trafficking. There is really an actual contact. Kailangan nilang pakainin at pag-aralin yung mga anak nila and they have no means of income. So ito yung pinakamabilis sa kanila. Ilang hubad na larawan ng mga batang ibinubugaw rin sa internet ang na-recover ng mga otoridad. Ayon sa U.S. Department of Homeland Security na siyang nagbigay ng impormasyon sa NBI. In terms of online cyber sex shows involving children, Philippines is number one or very close to the top. The amount of social media that the Filipino people engage in, poverty is a big issue. A number of children that are accessible. And also, quite frankly, the fact that Filipinos can speak English. Naharap sa patong-patong na kaso ang mga suspect. Nakakaalarma na raw ang ganitong gawain. Ang nakalulungkot pa raw ayon sa NBI, mismo mga magulang o kamag-anak ng mga biktima ang siya pa raw nagbubugaw sa mga bata. Nito lang Enero, nahuli at nakasuhan ang tinaguroyang savage girl na si Lizelle Margallo. Isa sa mga itinuturong nasa likod ng paggawa ng child pornography materials na ibinibenta online. Ang isang sanggol, itinali, binusalan at pinaso sa masiselang bahagi ng katawan. Isa rin ang batang namatay sa paggawa ng malalaswang video. Naunang nakulong ang umano'y dating live-in partner at kasabot ni Margallo na si Peter Scully, isang Australian. Pero kahit nasa kulungan, naipagpatuloy pa rin daw nila ang illegal na gawain. Batay sa datos na nakalap ng GMA News Research, mula taong 2014 hanggang 2016, padami ng padami ang mga nakasuhan ng DSWD ng child abuse dahil sa cyber pornography. Noong 2015 naman, iniulat ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na may mahigit 130 mga batang nasagip sa mga cyber sex den. Pinakamataas na bilang daw ito mula 2013. Marisol Abdurrahman, GMA News.